Magandang umaga sa inyo mga boss, mga paps, mga sir, mga ma'am. Today ay share ko sa inyo kung paano ko nilowered to si Winner X. Meron tayong post, hindi ko lang alam kung dito ba sa YouTube o sa Facebook na nagpapaturo kung paano ilowered to si Winner X. So hindi naman tayo magma-magic lower dito, i-adjust lang natin yung telescopic pataas. Though madali lang naman talaga itong gawin, kaya lang hindi naman lahat may knowledge pagdating sa paglo-lower o sa pagbubaklas. Magsasacrifice tayo ng 2 volt. No? Aalisin natin yun. Napangamba nung iba, baka dumulas or safe ba yun kung ganun. Dito sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano siya gawin. So ngayon, naka-lowered to. Naka-lowered na siya ng 1 inch. Bali, papakita ko lang sa inyo kung paano siya gawin. Papakita ko sa inyo yung mga tools na gagamitin. Tapusin nyo to hanggang dulo kasi pagka hindi nyo natapos to, baka magkaroon kayo ng problema sa dulo kung paano ang gagamitin. Yan, pakita ko sa inyo yung gagamitin natin. So, ito yung mga gagamitin natin na tools. Ito, Allen wrench. 5mm yata ang sukat nito. Tapos meron ako ditong socket. Ito, meron tayong ratchet. Tapos 19mm na socket. Yan. Tapos ito, close and open wrench na 14mm. Tapos meron ako ditong maliit na socket wrench na ang sukat ay 8mm. Yan. Papakita ko sa inyo kung saan natin to gagamitin. Yan lang yung tools na kakailanganin natin. Nakikita nyo yung meron tayong crocodile jack dyan. Kasi kailangan natin na nakaangat. Kailangan natin nakaangat itong front na gulong, siyempre, para mabaklas natin ng maayos. Bali itong crocodile jack na gamit ko, nakatukod to dun sa elbow ng tambucho natin. So, kayo, pwede kayong gumamit ng kahit anong pantukod sa elbow nyo. Basta make sure nyo lang na hindi babagsak. Kasi pag binaklas natin to mamaya, tapos bumagsak yung gawa nyo, mababasag yung ito, araro ng motor ninyo. So kailangan safe. Safe yung pagpapatungan nyo ng elbow o yung para tumaas yung motor ninyo. So, muna natin tatanggalin itong tapalodo nya. Diyan natin gagamitin yung Allen wrench. Yan. Bali, 4 yan. Tapos, meron pa dito sa likod na 8mm na bolt. Yan. Kabilaan din yan. Diyan lang i-alisin natin para matanggal yung tapalodo. Let's go! Tanggalin natin yung palodo. Next naman, tanggalin natin yung gulong. So, dito sa nut nya, dito natin gagamitin yung 19mm. Tapos, dun sa pinaka-head ng axle yung 14. So, ito na. Tanggalin natin yung gulong. After nyo baklasin yung gulong, babaklasin nyo muna to. Kumakapit dito sa brake hose, tsaka yung kung ABS yung motor nyo, yan yung ABS na wire. Aalisin nyo yan, lulu, mababaklas yan. 8mm to. Tapos itong 8mm din na to, tatanggalin din natin. Sa likod ng tipos yan. Yan. Baklasin muna natin. Pag natanggal nyo to, may bakal yan na nakaipit dito sa brake hose natin. Alisin nyo lang yung brake hose. Dali lang yan. Ito. Yan, baklas na. So, ito mga boss, kaya natin to tinanggal. Kasi, ito kasing sa akin, hindi na ito yung standard niya na itsura. Na-deform na yan. So, ito kasing bilog na to, kapag ka nakalapat na yan dito sa tipos natin, kawari ito yung gawa tayong example, no? Kawari ito yung tipos natin, yan,
hindi pa nauunat. Ang mangyayari niyan, pagka nakalagay yung nakadikit sa tipos, tapos ito yung telescopic natin, pagka in-adjust natin ng konti yan, kahit mga 0.5 inch pa lang, tutukod na dito. So ang gagawin niya lang doon, uunatin niya lang to papunta din eh, para hindi tumama. Ay, wala naman magiging problema yan kasi holder lang naman to ng brake hose natin. So hindi naman siya magiging pilipit pagka in-adjust natin. Iuunat nyo lang siya ng konti para yung telescopic natin maiangat at hindi sumayad dito. So yun ang kailangan natin gawin dito sa part ng bracket na to, kaya natin to binaklas kasi kailangan natin siyang unatin. Tatama kasi yung telescopic dito o yung inner tube ng shock natin. Ayan, so dito naman tayo sa may pagbabaklas na o pagluluwag ng mga bolt dito sa tipos. Ayan, kung mapapansin nyo, ito, tig-isa na lang yan kasi tinanggal ko na nga yung dalawa sa taas, yung tig-isa sa taas kasi nag-lowered na ako. Naka-lowered to ngayon, kung makita nyo, ayan o, merong naka-usli dito. Ayan, ayan o, merong naka-usli. Ngayon, bakit challenging to? Ito kasing taas, ang gagamitin yung pamihit dyan, ito. Ito lang kasi yung pwede nyong gamitin dyan o yung style ng wrench na back wrench yata tawag doon, yung may pa, yung may paling, yung parang may bali, yung may siko pamit. Yun lang yung pwede nyong gamitin. Hindi kayo pwede gumamit ng ganito na socket wrench kasi tatama na yan itong ulo ng ratchet na to, tatama yan dito sa likod ng headlight assembly. Ngayon, may other option. Mas madali siya. Kung magpapamodify kayo dito, may something kayong ikakabit dito sa likod ng headlight assembly nyo, kung bababaklas ito ng buo, mas madali nyong ma-access yung bolt kasi wala na yung ulo niya o yung headlight. Pero kung ganito ang gagawin nyo, talagang dudukutin nyo lang sa loob yung style ng wrench ang gagamitin nyo. Kuha ko dito ng kapareho. Wala kasi kami ng sukat na yun. Ito, yung ganito. 14mm na ganito yung gagamitin nyo. Yan. Mas madali nyo itong maluluwagan. Dagdag ko na rin pala mga boss. Yung dito pala sa baba na to. Yan. Pwede nyo gamitan ito. Pwede kayo gumamit ng socket na ganyan. Dito sa baba. Kasi iusog nyo lang siya. Makakabit nyo. Ito. Yan. Ma-access nyo. Magagamitan nyo pa ng socket wrench. Pero dito sa taas, hindi na. Ayun, nakakita nyo. Itong part na to. Sumasabko na. Ito yung butas sa lagay ng bolt. So, hindi mo siya maipapasok dyan. Kahit anong sipat ang gawin mo dyan, dito, dyan. Hindi mo maipapasok kasi yung likod nito tatama sa assembly ng headlight natin. So, gagamit talaga tayo ng ganito. Dito sa taas lang naman. Ito, dito lang sa may bolt sa taas. Gagamit tayo. Kaya una nyong baklasin itong baba. Una nyong alisin bago yung taas. Kasi pagka itong taas ang inuna natin, tatama to. Tatama yung bolt na to dito sa wrench na gagamitin nyo. Yan. So, ito. Ito, discardyan nyo to kung paano nyo matatanggal yan. Gamit lang kayo ng pinakita kong pamihit kanina. Pero hindi ko talaga may advice to. Itong socket wrench. Unless, hugutin nyo itong ulo. Yung pinaka headlight. Kaso, matrabaho na masyado yun. So, yun mga boss. Let's say na i-lowered nyo na. Ngayon, paano nyo malalaman kung pantay ba yung pagkaka-lowered ninyo? Depende yan sa inyo. Pero ang
suggestion ko ay maximum na yung 1 inch kasi pag lumagpas pa kayo ron, tutukod na, maghahalika na yung headlight nyo tsaka yung tapalodo. Ang advice ko ay 1 inch lang. So ito, paano nyo malalaman kung pantay ba yung paglo-lowered nyo? So gamitin nyo yung axle. Kailangan pag pinasok nyo yung axle na yan, smooth yan, napapasok sa loob. Ganyan eh. Kailangan ganyan ang laro niyan. Ngayon, kung may sabit yan, kahit na sabihin natin meron niyang konting sabit, kumari tumatama yung ibabaw niya, may sabit sa taas, kahit minimal lang, o kaya naman sa baba, may sumasabit din, malaking epekto yan kapag nagda-drive kayo. Mababago, mawawala sa ayos yung handling nyo, pwedeng kumabig yan. Either pakaliwa o pakanan. Depende. Kaya kailangan 0-0 yan. Kagaya nito. Ayun o. Kailangan yung level nito pantay. Talagang sakto. Kasi konting difference lang yan. Mababa ito kahit sabihin natin 1 cm lang. O let's say mababa ito ng 1 mm lang or 0.5 mm lang. May mababago at mababago sa handling. Hindi siya kasing smooth ng standard na handling. So ayun o. Smooth. Kaya itong akin, kahit naka-lowered yan, walang pagbabago sa handling kasi, ayun o, smooth. Saktong-sakto yung ano, yung adjust. Ayun o, kutan yung axle. Pasok na pasok yan. Ayun o. Maluwag. Hindi siya masikip. O. Kailangan ganyan yung plain lang axle nyo. So yun mga boss, ganun lang. Di ko lang talaga mapakita sa inyo ng buo kung paano kasi naka-lowered na nga ako. Ganun lang naman, kailangan lang dito pagdating sa paghigpit ninyo dito sa inner tube. Confident dapat kayo sa higpit nyo. Kung kailangan nyo higpitan ng todo, higpitan nyo ng todo. Wala nang magiging problema nyo. Pagka kasi hindi maganda yung pagkakahigpit nyo, yun mangyayari, dudulas yan. Kailangan parehas ng higpit to. Ako kasi tinantya ko na lang. So, yung tantya ko, tantyado ko naman. Wala naman naging problema dito. At kung tatanungin nyo kung sasayad ba yung tapalodo dito sa 1 inch. Saktong 1 inch yung ginawa ko, naka-ruler yun. So, kung tatanungin nyo kung sasayad o hindi, panoorin nyo yung in-upload ko na umikot ako ng DRT, yung nag-banking kong tayo din. Yun, nasaldak yun. Wala naman problema, malalim yung pagkakasaldak niya. Wala naman problema, hindi naman pumukod, hindi naman nabengkong yung mags. Yan. So, nasa sa inyo ang paglo-lowered nito, yung pag-igpit, nasa sa inyo din yan. Kasi iba-iba tayo ng puwersa pagdating sa pag-igpit. Kung para sigurado kayo, o kung magdududa kayo sa gagawin nyo sa pag-lowered ng motor ninyo, suggest ko nyo nang gawin. Ipagawa nyo na lang sa iba kasi once na hindi kayo sigurado sa pag-lowered na gagawin ninyo, sibak ang motor nyo. Either dumulas yan o maaksidente kayo kasi mawawala sa handling yung motor ninyo. Kaya kung maglo-lowered kayo, make sure lang, pagdating sa mga paghigpit, lalo na dito sa tipos, mahigpitan nyo ng maayos. Pag di nyo nahigpitan ng maayos, tukod dyan, basag yung radiator nyo kasi tatama dun yung tapalodo. Lulubog yan. Yun lang. Ito pala, huwag nyo kakalimutan to, Ibe-bend nyo lang to para umiwas lang na tamaan ng inner tube. Kasi tatama talaga dito yung inner tube na yan. Kaya kailangan natin i-deform. Konti lang naman, hindi naman siya deform na deform. Kagaya niya. Konti lang. So, yun lang. Wala naman tayong iba pang gagawin dyan, kundi ganun lang. Pinapaalala ko lang talaga yung pag-igpit kasi doon nagkakatalo-talo. And sa performance, wala naman siya masyadong inambag. Sa loop, nagkaroon siya ng aggressive form. Grown siya ng aggressiveness kasi medyo nag-downward yung harap niya. Tapos sa headlight niya,
Yung headlight kasi ni Winner X, kapag ka standard height lang yan, ang layo ng pukol niyan, naka-low beam ka na, sa pull pa rin yung mga naka-sedan na sasakyan, sa pull pa rin yung mga nakasakay doon, mga driver. So, itong pag-adjust natin ng lower, sasakto lang yan, sasakto lang yung distance, yung pukol ng ilaw, pero hindi mo siya ganun talaga maaasahan kasi LED. Kailangan niya pa rin talaga mag-additional ng MDL. Ito pa pala, kung plano nyo magkabit ng MDL dito sa part na to, kasi meron nabibiling bracket sa MDL, dito nilalagay sa T-post, ibabalik nyo sa standard yung ano ninyo, yung height nito. Aalisin nyo sa pagka-lower. Kasi tatama na sa tapalodo yung MDL na ikakabit nyo dito kapag naka-lowered pa. So, ibabalik nyo. Kaya, pag-isipan nyo muna. Kung meron kayong MDL na nakakabit dito, bago nyo gawin, i-check ninyo kung tatama ba. Kasi pagka tumama yun, either mabasag yung tapalodo ninyo or masira yung MDL ninyo. So, yun lang sa akin. As of now kasi wala pa akong planong magkabit ng MDL kasi para sa akin, yung headlight nito, nagtataga ako pa. Okay pa naman para sa akin. So, hindi ko pa siya na hanapan na nangangailangan ako ng MDL. Pero kailangan din. Soon. Pero sa paggamit ko ngayon, sa usual na paggamit ko sa kanya, hindi ko pa kailangan ng MDL. Kasi hindi naman ako maalis ng gabi. Madalas daytime lang yung alis ko. Kaya hindi ko pa kailangan ng MDL. Yun lang. Very basic lang to. Para sa mga bago pa lang na magbabaklas o maglo-lowered ng motor ninyo, kung duda kayo sa gagawin ninyo, kasi pagkamali, pag hindi tama yung paghigpit mo talaga dito sa tipo, wala, mangyari dyan. Dudulas yan. Dudulas. Kaya, kailangan maging maingat kayo sa pagbaklas ninyo. Yun lang, sana nakatulong ako sa mga gusto mag lower dyan. Yun lang, maraming salamat sa panonood.